Manalangin po tayo. Aming banal at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa mga huling panahon na ipinasya ng Diyos, kahit na ang mundo ay puno ng kasalanan, ngunit tinawag po ninyo kami, iniligtas, pinabanal, upang maglingkod sa Diyos at ipangaral ang Ebanghelyo, sumunod sa salita at gumawa sa natitira naming buhay sa iglesia kung saan kumikilos ang Panginoon. Salamat po sa paggabay sa amin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ng salita at Espiritu Santo. Sa oras na ito, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagtitipon sa inyong harapan. Nagpupuri sa dakilang pag-ibig at biyaya ng Panginoon, nag-aaral ng salita, at nagsasama-sama sa banal na kapulungan ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay nasa gitna namin sa oras na ito. Pinagmamasdan ang bawat isa sa amin at hinahawakan ng inyong mahabaging mga kamay. Minsan ay napakahina po namin na hindi namin nalalaman ang kalooban ng Diyos, at lumalakad kami ayon sa pagnanasa ng laman. Panghawakan mo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gawin po kaming bago at banal, gabayan, upang kami ay makapamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa aming natitirang buhay. Sa lahat ng iglesia sa buong bansa at maraming iglesia sa buong mundo, hawakan po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng may hirap na sitwasyon. Sa pumamagitan ng biyaya ng Panginoon at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Upang walang sino man ang matisod at sila'y buong tapang na magpatotoo sa Panginoon at mamuhay na masunurin alang-alang sa Ebanghelyo. Pakiusap, hawakan po ninyo ang mga may sakit ng inyong makapangyarihang kamay at mabilis na ibalik ang kanilang kalusugan upang sila'y makapamuhay para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos sa kanilang natitirang buhay. Sa Panginoon na nagtuturo sa amin ang daan ayon sa panahon at gumagabay sa amin sa pamamagitan ng salita, kung anong uri ng pagkatao ang dapat mayroon kami. Gabayan niyo po kami upang higit naming maunawaan ang mga banal na salita ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon sa oras na ito. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Juan chapter 15. Juan chapter 15, verse 19. Juan chapter 15, verse 19. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Patuloy po nating pinag-aaralan ang salita tungkol sa pamumuhay ng isang ligtas na Kristiyano na nakaunawa sa biyaya ng Diyos. Kung paano tayo dapat na mamuhay ng karapat-dapat sa ating natitirang buhay. Una, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ang mga ligtas na Kristiyano ay mga taong ibinukod mula sa mundo. Sa ating nabasa, kayo'y hindi taga-sandibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sandibutan. Ang mga ligtas ay hindi taga-sandibutan, kahit na sila ay nabubuhay sa mundong ito. Mahirap unawain, di ba? Sa una, sinasabing sila'y hindi taga-sandibutan, ngunit pinili ng Panginoon mula sa sandibutan. Hindi taga-sandibutan.
Pagkatapos ng baha, ang mga ina po ni Noe ay dumami at sila ay naglakbay patungong timog mula sa bundok ng Ararat. Nagtipon sila sa lupain ng Shinar sa tabi ng ilog ng Tigris at Euphrates sa dating Mesopotamia, sa kasalukuyang Iraq. At kanilang sinabi, "Hali kayo, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore na ang taluktok ay aabot hanggang langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili." Sinasabi ng Biblia na walang sino mang naghahanap sa Diyos ng panahong iyon na itinatayo ang tore ng Babel. Mabilis na nakalimot ang mga tao sa biyaya ng Diyos. At sa halip na sumunod sa salita ng Diyos, hinanap nila ang mga walang kabuluhang bagay sa mundo. Napakabilis nilang iniwan ang Diyos. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Israel, makikita natin na may mga panahon na sila ay naglingkod sa Diyos at tila namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal, sila ay naging masama. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at namuhay gaya ng mga tao sa mundo na hindi nakakakilala sa Diyos. Paulit-ulit ang ganitong pangyayari. Kaya nang itinatayo ang tore ng Babel, walang sino mang naghahanap sa Diyos. Walang gumagawa ng mabuti. Lahat sila ay masama. Hindi sila hinayaan ng Diyos. Nagpasya ang Diyos na magsimula ng isang bagong kasaysayan. Kaya mula sa isang pamilyang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, makikita natin sa Genesis chapter 12 verse 1, isang lalaking nagngangalang Abram ang pinili at tinawag ng Diyos. Sa Genesis, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala." Kaya sa pamamagitan ni Abraham, nagsimula ang Diyos ng isang bagong kasaysayan. Ginawa ng Diyos na napiling bayan ang mga Israelita na siyang ina po ni Abraham. Pinamahalaan ng Diyos ang kasaysayan ng mga Israelita. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang kasaysayan. Sila ay kanilang pinagpala kapag sumusunod at pinarusahan kapag sumusuway. At kapag nanunumbalik sila sa Diyos, sila ay pinapanauli. At kapag nangako ang Diyos, ginagawa niya ang ayon sa sinabi niya. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng bansang Israel, nagpakita ang Diyos ng tunay na halimbawa. Ang Israel din ay nagpapakita ng larawan ng mga taong naligtas kay Kristo. Siyempre, tumutukoy lang ito sa mga Israelitang sumunod. Ang mga Israelitang hindi sumunod ay hindi maaring maging larawan ng mga taong ligtas. Tinawag ng Diyos ang mga taong naligtas gaya ng pagtawag ng Diyos kay Abraham. Sinabi ni Jesus, "Kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan." Hindi kayo taga-sanlibutan, ngunit pinili mula sa sanlibutan. Sinasabing, tinawag tayo upang magmana, manahin ang kaharian ng Diyos, at upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi tayo taga-sanlibutan, ngunit tinawag mula sa sanlibutan, kung paanong tinawag ng Diyos si Abraham. Kaya tinawag ng Panginoon si Abraham upang makapagsimula ng isang bagong kasaysayan sa pamamagitan niya at ng kanyang mga ina po. Iniligtas din tayo ng Diyos. Tayo na nabubuhay sa kasalanan. Tinawag niya tayo upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan natin. Huwag nating kalilimutan ang katotohanan na tayo ay pinili mula sa sanlibutan. Kahit na nabubuhay tayo dito sa mundo, nakahiwalay tayo sa mundong ito. Nakabukod tayo. Babasahin ko po sa Juan chapter 17 verse 15 to 16. Juan chapter 17 verse 15 to 16.
hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Nang gabi, bago ipako si Jesus sa krus, pumunta siya sa bundok ng Getsemane at nanalangin ng matagal para sa mga taong naligtas at para sa kanyang mga alagad. Siya ay pumunta doon sa bundok at nanalangin. At sa verse 20, gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang salita. Sila ang mga alagad na Jesus na kasama niya ng oras na iyon. At tayo yung mga taong naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sa kaparehong paraan, si Jesus din ay nanalangin para sa atin. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi inaalis ng Diyos ang mga naligtas sa mundo pagkatapos ng kaligtasan. Nabubuhay tayo sa mundong ito. Habang nabubuhay tayo, dapat tayong mamuhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Nais ng Diyos na mamuhay tayo sa ganoong paraan. Dapat tayong mamuhay na nakahiwalay sa kasalanan ng sanlibutan. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat na mahulog sa kasalanan, kundi dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa kabanalan. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi sila taga-sanlibutan. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Sinabi ulit ni Jesus ang parehong salita sa verse 14. Si Jesus ay nabuhay sa mundo bilang tao. At nang siya ay 33 taong gulang na, namatay siya, muling nabuhay at nagtungo sa Diyos. Subalit si Jesus ay hindi taga-sanlibutan. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Tayo noon ay taga-sanlibutan. Ngunit naligtas tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang mga ligtas ay nabubuhay sa mundong ito sa katawan. Ngunit tayo ay mga mamamayan ng langit. Tinawag tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos upang manahin ang kaharian ng langit. Ibinukod tayo. Kaya huwag nating kalilimutan kahit na isang sandali na tayo ay hindi taga-sanlibutan. Ibinukod tayo sa mundong ito. At sinabi ulit ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 5 verse 19, alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan, ang mga hindi ligtas ay sa masama, sa Diablo. Mayroong mga tao ng Diyos at mayroong mga tao ng Diablo. Mayroong tumanggap ng buhay mula sa Diyos at mayroong mga patay ang Espiritu. Mayroong mga pupunta sa langit at mayroong mga pupunta sa impyerno. Gaya nito, mayroong pagkakahiwalay sa mundo. Mayroong pagkakahiwalay. Kung babasahin natin sa Lucas chapter 16 verse 22, si Lazaro, isang pulubi, ay namatay at dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. At ang mayamang lalaki na nabuhay sa kasaganahan na may suot na magagandang damit araw-araw ay namatay at nasa matinding paghihirap sa Hades. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng pulubi ay pupunta sa langit. Ang ibig sabihin ng pangalang Lazaro ay Diyos ang aking tulong. Tayo ay dumating sa sanlibutan na walang dalang anuman at tayo din ay aalis na walang anumang dala.
Mayroon siyang mapagpakumbabang puso gaya ng isang pulubi. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala ring madadalang anuman. Kung tayo aalis sa sanlibutan, wala tayong madadalang kahit na ano. Wala tayong pagnanais o pag-asa sa mundong ito. Sinabi ni David sa mga awit 39 verse 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila ay nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David, isang hari sa Israel, dakilang hari. Sinabi niya na ang mga tao ay lumalakad na gaya ng anino. Abalang-abala sa mga bagay na walang kabuluhan. Na sila'y nagbubunton at pagkatapos ay mamamatay. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Hindi nagnasa si David ng kahit na anong bagay sa mundo. Inilagay niya ang kanyang pag-asa sa Diyos. Si David ay umasa lamang sa Panginoon at namuhay sa kanyang buong buhay para sa Panginoon. Pagkatapos ay pumunta siya sa langit na inihanda ng Diyos. Kaya ang mga naligtas ay tutulungan ng Diyos gaya ng pangalang Lazaro. Ang Diyos ang aking tulong. Walang pangalan ng mayamang lalaki sa Biblia. Siya ay nagsaya sa mga bagay ng mundo. Pagkatapos ay namatay at siya ay nagtungo sa walang hanggang impyerno. Kaya sinabi ng mayamang lalaki kay Abraham, Abraham, maawa ka sa akin. Subuin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang dila, ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Siya ay lubhang naghirap. At sinabi ni Abraham sa kanya, may isang bangin na inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. Sa pamamagitan ng verse na ito, malalaman natin na may banging inilagay sa pagitan ng langit at ng impyerno. Mayroon ding hindi nakikitang bangin sa sanlibutan. Ang mga tao sa mundo ay hindi maaaring mamuhay na gaya natin. At hindi rin tayo maaaring mamuhay na gaya nila. Ang mga Israelita ay naglingkod sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Nang panahong iyon, ipinadala ng Diyos si Moises sa Ehipto. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay iniligtas sila. Tumawid sila sa dagat na pula at nagtungo sa pangakong lupain ng Kanaan. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ngunit namatay ang mga ito sa ilalim ng dagat na pula. At kahit sa panahon natin ngayon, ang mga gulong ng karwahe ng mga Ehipsyo ay naroon pa rin makikita sa ilalim ng dagat na pula. Dalawang beses na akong nakapunta sa dagat na pula, at kung titingnan sa malayo, ang kulay nito ay deep blue o gaya ng asul na tinta. Mayroon ding mga pulang corals. Subalit ang hugis ng ilang corals ay gaya ng gulong. Mga totoong gulong na tagpuan doon. Ang hukbo ng Ehipsyo ay hindi nakatawid sa dagat na pula patungo sa Kanaan. Ang mga Israelita naman ay hindi na makakatawid pabalik sa lupain ng Ehipto. Kaya nga, ang mga Ehipsyo ay hindi makakatawid patungo sa Kanaan at ang mga Israelita ay hindi na makakatawid pabalik sa lupain ng Ehipto. Sinubukan ng mga Ehipsyo na habulin ang mga Israelita, ngunit silang lahat ay namatay. At nang ang mga Israelita ay nasa ilang, sila ay patuloy na nagreklamo sa Diyos. Nais nilang bumalik sa Ehipto, ngunit wala ni isang nakabalik doon. Silang lahat ay namatay. Tulad ng isang bangin na hindi maaaring tawirin mula rito patungo doon o mula roon patungo dito. Pwede bang maintindihan ng sanlibutan ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin? Paano nila maintindihan ang buhay natin na ayon sa Espiritu at salita ng Diyos? Hindi nila maintindihan at hindi rin sila magiging gaya natin hanggat hindi pa sila ligtas. Gaya nito, hindi rin tayo pwedeng mamuhay tulad ng mga tao sa mundo.
hindi tayo maaring bumalik sa sanlibutan. Mayroon ka bang pagnanais sa iyong puso na mamuhay tulad ng mga tao sa mundo? Ito'y gaya ng mga Israelita na sinubukang bumalik sa Ehipto habang naglalakad papuntang lupain ng Kanaan. Hindi ba't may mga taong nagnais bumalik sa Ehipto? Silang lahat ay namatay sa ilang. Hindi ito nangangahulugan na ang mga naligtas ay pupunta sa impyerno. Ngunit kahit na mga ligtas, maaari nila ikamatay kung sila ay babalik sa sanlibutan. Ang katawan ay pwede talagang mamatay. Kaya dapat nating malaman na dapat tayong mamuhay na naiiba sa mga tao sa mundo. Hindi ka maaaring tumawid patungo doon at hindi sila maaaring tumawid patungo dito. Mayroong bangin na inilagay ang Diyos sa pagitan natin at ng mundo, tulad ng distansya sa pagitan ng langit at impyerno. At sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kung ang sino man ay nakay Kristo, ibig sabihin, ang mga ligtas ay nakay Kristo. Nakay Kristo na. Kay Kristo. Kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Nilalang. Lahat ng ginawa ng Diyos ay kanyang nilalang. Ngunit ang ligtas sa tao ay bagong nilalang. Ang dating pagkatao na ipinanganak sa kasalanan ay namatay na at inilibing kasama ng Panginoon. Ngayon, kayo ay nabubuhay na may bagong buhay sa Panginoon. Ang mga ligtas ay na kay Kristo. Ang mga hindi ligtas ay nasa labas ni Kristo. Kaya tayo ay wala sa labas ni Kristo. Tayo ay nasa loob ni Kristo, na kay Kristo. Kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ngunit ang tao ay nagkasala, at ang buhay na ibinigay ng Diyos ay nawala. Kaya siya ay namuhay sa kasalanan. Ngayon, nang tayo'y naligtas, ginawa niya tayong bagong nilalang. Kung titingnan natin sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Tayo'y bagong nilalang. Tayo ay naging bagong tao. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ang lahat ng mga bagay bago tayo naligtas ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tayo ay naging bagong nilalang. At kailangan nating ipakita ito sa mga tao na nakapalibot sa atin. Noong inilubog tayo sa tubig sa bautismo, ang ibig sabihin nito, ang ating lumang pagkatao ay namatay na at tayo ay inilibing kasama ng Panginoon. Ang pagnanasa sa sanlibutan at pag-asa sa mundong ito ay pareho ng nagwakas nung tayo ay inilibing kasama ni Kristo. Kaya ang makasalanan ay namatay na at muling nabuhay bilang isang matuwid na tao. Namatay sa sanlibutan at nabuhay tungo sa Diyos. Ang buhay ko para sa aking sarili ay inilibing na kasama ng Panginoon. At ang bagong buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nagsimula. Ito ang bautismo. Ang taong ligtas ay sumasampalataya sa kanyang puso at ipinapahayag nila ang katotohanan ito sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Kaya tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tayo mga ligtas, mayroon tayong bagong buhay sa loob natin at kailangan nating ipahayag ang katotohanan na tayo ay mga anak ng Diyos, na tayo ay naging bagong nilalang, napapasok sa bagong langit at bagong lupa. Kailangan natin itong ipakita sa lahat ng mga tao. Upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa, kailangan maging bagong nilalang. Ang kaligtasan natin ay hindi lamang dapat nasa salita, kundi sa puso at pamumuhay bilang ligtas na Kristiyano, bilang bagong tao. Kaya, sa 2 Korinto chapter 6 verse 17, upang makatipid sa oras, sasabihin ko na lang na hindi tinitingnan sa Biblia. Sa 2 Korinto chapter 6 verse 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Kayo na mga ligtas ay lumabas mula sa kanila, mula sa mga tao sa mundo. Humiwalay kayo at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon. Lumabas kayo mula sa kanila, sa mga tao sa sanlibutan. Humiwalay kayo.
Kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan nating lumabas at humiwalay sa sandibutang ito. Tayo ay natatanging tao. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Sa madaling salita, hindi tayo dapat mabahiran ng kasinungalingan, karumihan, at mga bagay na walang kabuluhan, gaya ng mga tao sa sandibutan. At humiwalay kayo. Huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Ang mga ligtas ay sama-samang nagtitipon tuwing may pagkakataon, nag-aaral ng salita, nananalangin, umaawit ng mga himno at nangangaral ng ibanghelyo ng sama-sama. At tayo ay naiiba sa mga tao sa mundo. Tayo ay ganap na hiwalay mula sa mga tao sa mundo. Kapag pumapasok tayo sa trabaho, may mga kasama tayong hindi ligtas. At maraming taong hindi ligtas ang nakapalibot sa atin. Ngunit maliwanag na may linyang nasa pagitan nila at natin. Hindi sila magiging kagaya natin at tayo din ay hindi dapat na maging katulad nila. Humiwalay kayo at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at ako'y magiging ama sa inyo. Hindi ito nangangahulugan na dapat gawin upang ang Diyos ay maging ama. Ibig sabihin, kapag ang mga ligtas ay talagang nakabukod sa sandibutan, ito ang patunay na sila'y mga anak ng Diyos. Ang mga ligtas ay dapat na magpakita ng katibayan ng pagiging ligtas. Kapag sama-samang nananalangin, nag-aaral ng salita, umaawit ng mga himno sa iglesia, tila ba nakahiwalay sa mundo? Tapos paglabas ay kahalubilo ng mga taong makamundo na para bang kaisa nila. Nakapagtataka, di ba? Nakapagtataka ito. Parang paniki. Kung titingnan natin, minsan ang paniki ay parang daga. Minsan naman ang paniki ay parang ibon. Kung lumipad, parang ibon. Hindi tayo dapat maging gaya ng paniki na parang ibon o daga. Tiyak na ang mga ligtas na Kristiyano ay pailan lang sa langit gaya ng agila. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, pailan lang na may pakpak na parang agila. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Kaya kahit na ang katawan natin ay nakatira sa lupa, patungo tayo sa langit. Patungo sa mataas na dakong iyon. Sa araw-araw. Ang church sa wikang Griego ay eklesia. Eklesia. Ibig sabihin ay mga taong inihiwalay. Grupong ibinukod mula sa sandibutan. Sila ay grupo ng mga taong inihiwalay upang pumunta sa langit, upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mga hindi ligtas, ang mga hindi ipinanganak na muli ay hindi pwedeng mapabilang sa grupong ito. Tingnan natin saglit sa Hebreo chapter 3 verse 1. Hebreo chapter 3 verse 1. Hebreo chapter 3 verse 1. Kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Anong pakiramdam ninyo habang binabasa ang salitang ito? Mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag. Hindi ba kayo namamangha? Mga kabahagi, anong ibig sabihin nito? Sa aklat ng himno, may isang kanta. The road we walk now is narrow and difficult, so few people find it, but we are brethren walking on it together. Tayo mga tinawag bilang mga mamamayan ng kaharian. At tinatahak natin ang landas na magkakahawak kamay, nagtutulungan sa isa't isa.
kinakanta natin ang himno ng makatotohanan. Ngayon, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, nakatanggap tayo ng makalangit na pagtawag. Sa Colossians chapter 3 verse 1 at 2, kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ituon ninyo ang mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, kung ikaw ay binuhay na kasama ni Kristo. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, dahil sa tayo ay kabilang sa langit. Banal. Ang ibig sabihin ng salitang banal ay taong ibinukod. Ang malayo sa marumi ay sinasabing banal. At sa Filipos 3:14, nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos. Ang dakilang pagtawag ay pagtawag ng Diyos. Iniligtas niya tayo upang ibigay sa atin ang kaharian ng Diyos at kaluwalhatian. At ano ang nais ng Diyos na ibigay sa atin? Hindi lamang ang maligtas mula sa impyerno, hindi lamang ang pumunta sa langit, kundi ang ibigay din naman ang kaluwalhatian ng Diyos. Gayunpaman, ang kaluwalhatiang ibibigay ng Diyos ay ayon sa kung paano tayo namuhay para sa Kanya, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung niluluwalhati natin ang Diyos, kung gayon, ay ibabalik sa atin ang kaluwalhatian. Mula nang maligtas tayo, syempre, kailangan nating luwalhatiin ang Diyos. Tayo ay nabubuhay para luwalhatiin ang ating Panginoon. Tayo ay mga makasalanang nakatakda sa pagkawasak. Subalit iniligtas tayo ng dakilang biyaya ng Diyos. Kahit na wala tayong ginagawang anuman, ang mga naligtas ay dapat na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Dapat tayong mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ba't natural lang ito? Kung iisipin natin ang biyaya na tinanggap natin, para iligtas ako, ang isang tao na walang kasalanan ay pumarito sa mundo, nagdusa, hinatulan ng kamatayan, nilatigo, ipinahiya, ibinuhos ang kanyang mahalagang dugo doon sa krus upang iligtas tayo. Hindi ba ito'y napakadakila at kamanghamanghang biyaya? Ano ang ating gagawin upang masuklian ang ganoon kadakilang biyaya? Ngunit mabilis natin itong nakakalimutan bagaman tumanggap tayo ng malaking biyaya. Ang mga magulang ay nagsisilang ng anak, pinapalaki sila, pero may mga anak na nagre-rebelde sa mga magulang. Bakit mo pa ako isinilang? Sinasabi nila. Anong nagawa mo para sa akin? Napakawalang utang na loob. At nadidismaya ang mga magulang. Labis na nagdusa ang mga magulang para palakihin sila. Kung alam lang ng mga magulang na ganito ang mangyayari, siguro sasabihin nila, alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos ko sa pagpapalaki sa iyo? Hindi ako nakatulog ng maayos sa pag-aalaga sa iyo. Gaano ba kamahal ang diaper, eskwela, at iba pa? Dapat pala, kwenenta ko at gumawa ako ng bill. Pwedeng ilista ng mga magulang ang lahat ng kanilang nagawa para sa kanilang anak. Pero ang mga magulang hindi nagbibilang. Bakit? Sapagkat ginawa nila ang lahat ng iyon ng may kagalakan. Ngunit bakit sinasabi ng mga anak kapag may kaunti silang kahirapan? Bakit mo pa ako ipinanganak? Ano ba ang nagawa mo para sa akin? Minsan ay ganito rin ang mga naligtas. Nang matanggap mo ang kaligtasan, sinasabi mong ito'y mabuti. Ngunit magkaroon ka lang ng kaunting kahirapan, sinasabi mo, Diyos, bakit binibigyan mo ako ng kahirapan? Bakit hinahayaan mo akong magdusa ng sobra? Nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, umawit sila ng mga himno.
Nang malunod ang mga Ehipsyo sa dagat, sumayaw sila at umawit ng papuri sa Diyos. Subalit nang magdusa sila ng kaunti lang sa ilang, nagreklamo na sila kay Moises, "Inilabas mo ba kami upang patayin? Bakit dinala mo kami sa lugar na ito kung saan walang pagkain at tubig?" Sinubukan nilang patayin si Moises at magtalaga ng mga pinuno upang bumalik sa Ehipto. Ganito ang likas na ugali natin. Ganoon din tayo. Maging ang mga naligtas ay may puso din na ganito. Kailangan mong mag-ingat na mabuti. Pagkalabas ng mga Israelita sa Ehipto, hindi aabuti ng ilang araw ang pagpasok sa Kanaan. Ngunit bakit sila pinangunahan at sinanay ng Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon? Napalaya sila sa Ehipto, ngunit hindi pa sila karapat-dapat pumasok sa lupain ng Kanaan. Iniligtas tayo ng Diyos at sinasanay niya tayo habang nabubuhay sa mundo. At binibigyan tayo ng pagsasanay at kahirapan upang tayo ay maging karapat-dapat na makilaho sa kaluwalhatian ng pagpasok sa langit. Subalit hindi natin ito matiis. Hindi natin matiis ang kahirapan kahit na sandali. Nagrereklamo tayo sa Diyos. At minsan, tumitingin tayo sa sandibutan at mukhang napakagandang tingnan at tayo'y natutukso. Ano bang maganda? Sa totoo lang, wala akong pagnanais na mabuhay sa sandibutan. Umaasa ako na makasama ang Diyos ng mas maaga. Nais ko na talagang magtungo doon. Sinabi rin na Apostol Pablo na mas mabuti sa kanya kung siya ay mamatay ng mas maaga at pumunta sa Panginoon. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayon may ang manatili sa laman na higit na kailangan dahil sa inyo. Kaya't ipinagkatiwala niya ito sa kalooban ng Diyos kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Bakit magkakaroon ng ganoong pagnanasa sa mundo ang mga naligtas? Ano ba ang kahanga-hanga dito? Sakaling pahintulutan tayo ng Diyos ngayon na mamasyal saglit sa langit. Kung papasyal tayo ng sandali sa langit, 2 araw at 1 gabi lang sa langit, tapos papipiliin tayo ng Diyos, anong mas gusto mo? Gusto mo bang mabuhay pa ng matagal sa mundo o gusto mo nang manatili dito sa langit? Ano kayang isasagot mo? Sasabihin mo ba, gusto kong bumalik sa mundo? Hindi! Nakakapag-ilabot doon. Pasensya na po kung sasabihin ko sa inyo ang isang kwento. Noong unang panahon, sa isang lumang banyo, doon ay maraming uod na nakatira. Gumagapang ito ng magkakasama at nagtanong ang anak na uod sa kanyang ina, "Inay, inay, bakit lagi tayong kumakain ng tae?" Kaya sumagot ang inang uod sa kanya, "Huwag mong banggitin ang tae sa oras ng pagkain." Nakakatawa ba? Matagal na panahon ang nakakalipas nang pumunta ako sa Gunsan upang ipangaral ang ebanghelyo. Doon ako natulog sa bahay ng isang brother. Mataas na lugar yon, nasa bundok. At sa umaga ay nagising ako dahil sa ingay mula sa labas. Nalaman ko na meron palang palengke sa ibaba ng bundok kung saan naroon yung bahay. At mayroon ding dalampasigan. Kaya sila ay nagtitinda ng mga isda at tofu habang pinapatunog ang bell at may mga sumisigaw. Sariwa at bago ang islang ito. Napakaingay. Ito ang nakita ko nang magising ako. Ang mga tao ay parang uod na nagtitipon. Pasensya na po. Pero hindi ba ito'y totoo? Kaakit-akit ba ang mundong ito sa iyo? Kaakit-akit ba ang mundong ito sa iyo? Tingnan po natin sa Unang Pedro chapter 5 verse 10. Unang Pedro chapter 5 verse 10. Unang Pedro chapter 5 verse 10. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo ay tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo
ay siyang magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag. Ibig sabihin ng tumawag ay kaligtasan. Mula sa sanlibutan, mula sa kasalanan, tinawag niya tayo upang iligtas. Tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Ang layunin ng kaligtasan ay upang ibigay sa atin ang makalangit na bansa at ang kaluwalhatian nito, upang matamasa ang kaluwalhatian ng Diyos, upang matanggap natin ang kaluwalhatian. Kaya kung titingnan natin sa 2 Korinto chapter 4:17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Matapos maligtas, mayroong mga pagdurusa sa buhay natin sa mundo. Mayroon tayong mga pagdurusa. Hindi dahil sa hindi natin kasama ang Diyos. Tumanggap rin ng maraming pagdurusa si Jesus. Si Apostol Pablo din, pagkatapos maligtas at ginawang apostol ng Panginoon, isinulat niya ang 14 na aklat sa Bagong Tipan, at sa pamamagitan niya, kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Pinapunta siya ng Diyos sa Roma upang ipangaral doon ang Ibanghelyo. At sa buhay ni Pablo, siya ay naging hubad, gutom, puyat, hindi makakain, giniginaw, nasa panganib, binugbog ng maraming beses na bingit sa kamatayan, pinagbabato at iniwang patay. Ngunit binuhay siya at nangaral ng Ibanghelyo. Nang bubugin siya ng maraming beses at ibinilanggo sa malalim na kulungan, ang Diyos ay nagpakita sa gabi at sinabi, "Lakasan mo ang iyong loob, hindi ka mamamatay." Nang mabasa ko ito sa Biblia, parang ang Diyos ay kakaiba. Nangaral siya ng Ibanghelyo para sa Diyos, subalit siya ay naging hubad, binugbog, ibinilanggo, ikinadena ang kanyang mga kamay at mga paa, at nasa ilalim ng kulungan kung saan gumagapang ang mga daga at nangangamoy amag. Nakita ko rin ang Roman prison kung saan ibinilanggo si Pablo. Narinig ko na yun ang lugar kung saan siya pinagutan ng ulo. Ito'y kakaiba na ang Diyos ay lumapit sa kanya ng gabi pagkatapos siyang bugbugin na nagsasabi, "Lakasan mo ang iyong loob, hindi ka mamamatay." Kung kasama niya ang Diyos, hindi ba't kaya ng Diyos na iligtas siya sa pagkabugbog at pagkabilanggo? Nang siya ay binugbog ng labis at puno ng sugat, lumapit ang Panginoon sa kanya na nagsasabi, "Lakasan mo ang iyong loob, hindi ka mamamatay. Kailangan mong magpatotoo hanggang sa Jerusalem, hanggang sa Roma." Bakit niya ginawa yon? Si Pablo ay mayroong tinik sa laman. Kung titingnan ninyo sa 2 Korinto, nakarating siya sa 3rd langit, nakarating siya sa langit. Siya ay dinala, paitaas, patungo sa paraiso, at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin. Sinabi niya, "Nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin." Kung titingnan natin sa Apokalipsis chapter 4, ganun din si Apostol Juan. Ipinakita ng Diyos sa kanya ang tanawin sa langit at nakita niya, nasaksihan niya ang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis. Napakadakila ng biyayang kanyang tinanggap. Kaya nga, kailangan na si Pablo ay magkaroon ng tinik sa laman upang siya ay huwag magmalaki. Ano ba ang tinik? Ito ay nakakasakit. Hindi ito nakakamatay, ngunit patuloy na nagdudulot ng sakit. Kaya nga nanalangin siya sa Panginoon na lumayo ang tinik na ito sa kanya, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hindi, mas makabubuti sa iyo na manatili ang tinik na iyan. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan." Kaya sinabi ni Pablo, "Upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng tinik sa laman. Upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas." Alam niyo ba kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng mga kahirapan? Dahil ba napupuot siya sa atin? Hindi. Dahil ba hindi natin kasama ang Diyos? Hindi. Sinabi ni Pablo, "Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo." Si Apostol Pablo ay mabuting halimbawa para sa mga Kristiyano. Subalit, bakit ayaw nating magdusa na gaya niya? Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng nararapat na pagdurusa. Minsan pinapayaman, minsan pinapadukha, minsan inilalagay sa maayos na sitwasyon, o kaya naman minsan sa kahirapan.
Minsan pinapahalagahan ka, minsan inuusig ka. Sa pamamagitan ng mga ito, sinisiyasat ka ng Diyos. Sinusuri niya kung paano ka mamumuhay sa kabila ng mga kahirapan. Mahirap ka man o mayaman, nasisiyahan ka ba sa Panginoon? At kahit na anumang pag-uusik o kahirapan ang maranasan mo, patuloy ka bang aasa sa Panginoon at mag-iingat sa iyong pananampalataya? Ginagawa kang sakdal sa pamamagitan ng mga pagdurusa, gaya ni Jesus sa Hebreo chapter 5. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal. Kaya, ipinakita ni Jesus ang kanyang sakdal na pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahirapan na kanyang tiniis. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, siya rin magpapanumbalik at magpapatibay sa iyo. Ano ang kahulugan ng sakdal? Kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ito ay proseso ng pagiging kagaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Ang ginto ay mabuti, subalit walang purong ginto sa una. Nakukuha ang ginto mula sa minahan at ito'y nahaluan pa ng iba't ibang uri ng dumi. Pagkatapos ay inilalagay ito sa apoy at tinutunaw. Nilalagyan din ito ng medisina. Inaalis nila ang lahat ng dumi hanggang sa matira ang purong ginto. Sa Job 23, kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Sa paggawa ng matalim na kutsilyo, inilalagay ito sa apoy. Kinukuha, hinahampas ng martilyo, inilalagay sa tubig, pagkatapos ay ibabalik sa apoy, kukunin at hahampasin ulit, hanggang sa matanggal at mawala ang dumi nito at matira ang pinakamatigas na bakal. Narinig ko ang tungkol sa proseso sa paggawa ng matalim na kutsilyo, na kung tawagin ay Japanese sword. Ito ang kutsilyong ginagamit ng mga Hapon. Hindi nagagawa ang matalim na kutsilyong ito ng basta-basta na lamang. Ang lahat ng mahihinang bahagi nito ay kailangang tanggalin at alisin muna. Napakatalim ng kutsilyong ito. Sumayad lang ang buhok mo, mapuputol ka agad ito. Sumayad lang. Putol. Napakatalim ng kutsilyong ito. Upang magawa ang kutsilyong ito, hinahampas ito ng maraming beses. Inilalagay sa apoy at sa tubig ng paulit-ulit. Kagaya nito, dapat din nating malaman na ginagawa rin ito ng Diyos sa atin upang tayo ay kanyang subukin. Mayroon bang tao ng Diyos na ginamit niya na hindi sinubok? Paano naman sina Moises, sina Jose, si Apostol Pablo? Sila rin ay sinubok ng Diyos. Kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Kaya pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ang pagdurusa ay mabuti, alam niyo ba ito? Kapag dumating ang pagdurusa at kahirapan, huwag mong isipin, sa tingin ko ay mamamatay na ako. Salip isipin mo, ano ba ang nais na ibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagdurusang ito? Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng higit na mabuting bagay sa pamamagitan ng pagdurusa. Sa buong taglamig ay umiihip ang malamig na hangin at nagyayelo. Ngunit pagdating ng tagsibol, sumisibol ang mga bagong sanga ng puno. Mula sa nagyayelong pine tree, hindi ba? Pagkatapos malampasan ng taglamig, umuusbong ang mga bagong sanga. At pagkatapos tumubo sa tag-init, haharap na naman siya sa panibagong taglamig. At pagkatapos ito ay uusbong ulit ang panibagong sanga. Ganito ang ginagawa ng Diyos. Ginagawa ng Diyos ang ganitong bagay. Kaya nga sinusubok tayo ng Diyos upang tayo ay maging katulad ng kanyang likas. Subalit, hindi ito mangyayari ng biglaan. Hindi ito bigla ang nangyayari. Tingnan natin sa 1 Korinto chapter 6 verse 9. 1 Korinto chapter 6 verse 9.
Unang Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 11. Unang Korinto chapter 6. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa-lalaki, mga magnanakaw, mga masasakim, mga magdalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagansyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo. Ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sabi rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, ang mga masasamang tao ay hindi papasok sa langit. Huwag kayong padaya. Ano sa tingin niyo? Dahil sa napatawad na ang lahat ng kasalanan magpakailanman, hindi ka na mapupunta sa impyerno kahit na makagawa ka ng maliit na kamalian o kasalanan. Makakapunta ba sa langit ang isang ligtas na tao kung gagawa siya ng kasalanan? Kung siya ay tunay na naligtas, makakapunta siya sa langit. Subalit kailangan niyang siyasatin ang kanyang sarili kung ganyan ba ang puso ng isang taong ligtas. Mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Paulit-ulit na binabanggit ang kasalanan ng homosexuals. Ito'y totoong pangyayari sa kasaysayan, na bago winasak ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora, ay mayroong maraming homosexuals doon. Marami doong homosexuals. At yun ay isang napakahalay na lungsod. Puno ng pakikiapid. Ang kahalayan sa panahon natin ngayon ay higit pa sa panahong yun. Ang sexual na kasalanan ito ay lubhang kumakalat gaya ng nakakahawang sakit. Hindi ang corona ang problema. Sinasabi ngayon ng mga kabataan, hindi ko na kailangang mag-asawa. Makikipagkita ako kahit na kanino. At kung may magustuhan man ako, nasa akin na kung aasawahin ko o hindi. Ibig sabihin, hindi sila mag-aasawa, kundi magpapakasaya lang kasama ng kung sino-sino. Ayos lang ba ito? Hindi. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa-lalaki. Gumagawa ng kahalayan ang mga babae sa kapwa-babae. Tunay na nabubuhay na tayo sa mga huling araw, alam nyo ba? Hindi ito mawawala hanggang sa sunugin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. Susunugin ng Diyos sa apoy. Mga masasakim. Mga taong sakim sa kayamanan. Mga maglalasing, mga mapagmura, mga mapanirang puri na tao, mga manggagansyo, mga magnanakaw, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Paano naman ikaw? Kahit na hindi tayo nakagawa ng matitinding kasalanan, dati tayong nabuhay na gaya nila. Ang ating puso't isipan ay nabuhay din sa kasalanan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, kahit na noong una, ako'y isang lapastangan, manguusig, mga aliposta. Ang nag-udyok na batuhin si Esteban hanggang mamatay, ay si Saul. Ito ay bago siya tinawag na Pablo. Siya ay isang makasalanang dapat na mapunta sa kailaliman ng impyerno. Kaya nga sinabi niya sa unang Timoteo, ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Ngunit iniligtas siya ng Diyos. At siya ay ginawang isang dakilang apostol.
Meron ba sa ating malinis bago tayo naligtas? Wala kahit na isa. Maaring isipin ng ilan na medyo malinis sila. Ngunit pagkukunwari ang lahat ng ito. Nabuhay tayo na mayroong lahat ng uri ng kasamaan sa ating puso. Subalit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang pangalan ni Kristo ay ang krus. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay upang maging tagapagligtas. Siya ang Panginoon ng kaligtasan. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Tayong lahat ay mga makasalanan na nakatakdang mapunta sa impyerno, ngunit nilinis tayo at inaring ganap sa biyaya ng Diyos. Tumanggap tayo ng kapatawaran at naligtas, kamangha-manghang biyaya. Kapag nakikita natin ang mga taong gumagawa ng kasalanan sa sanlibutan, ganyan din ako dati. Lasinggero, sinungaling, manluloko, basagulero, suwail sa magulang, taksil sa magulang. Walang sino man ang malinis. Tayo din ay naging gaya nila. Ngunit dahil sa tayo ay naligtas, nilinis at pinabanal, paano tayo dapat mamuhay ngayon? Hindi na tayo pwedeng bumalik sa buhay ng pagsuway bago tayo naligtas. Hindi na natin pwedeng balikan ang dating buhay natin nung hindi pa tayo ligtas. Tingnan natin sa Unang Pedro chapter 1. Basahin natin Unang Pedro Unang Pedro chapter 1 verse 14 at 15. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Tulad ng mga masunuring mga anak. Ngayon, ang mga naligtas ay dapat mamuhay tulad ng mga masunuring anak. Mayroong mga batang suwail. Ang gusto lang ng Diyos ay mga masunuring anak. Paano naman ang mga anak na suwail? Hindi ko iniisip na ang Diyos ay may mga anak na suwail. Tulad ng mga masunuring mga anak. Huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Banal ang sa inyo'y tumawag. Banal ang Diyos na sa atin ay nagligtas. Banal ang ating Ama. Kaya nga, maging banal din naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sa Mateo chapter 6 verse 9, kung tayo'y mananalangin, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung gayon ang Diyos maaaring magsabi, teka lang, kailan mo ba sinamba ang aking pangalan? Kapag ang mga bata ay gumagawa ng mali, ang kanilang ama ang nasisisi. Kaninong anak ba yan? Ang dakilang ama ay gumagawa ng mga dakilang anak. Ang ating ama ay banal. Kaya paano tayo gagawa ng mali? Kaya maging banal din naman kayo sa lahat ng paraan. Gaya ng kabanalan ng ating ama na nagligtas sa atin, ang ibig sabihin ng maging banal ay naiiba. Ang ating pananalita, pag-iisip, kilos ay dapat na naiiba sa mga tao sa mundo. Dapat na naiiba sa kanila. Sinasabi ng Biblia na huwag mong kakainin ang mga hayop na hindi ngumunguya at walang hati ang paa dahil sa sila'y marumi. Ang mga baboy ay hindi ngumunguya. Hindi nila ninunguya ang pagkain kahit na may hati ang kanilang mga paa, di ba?
Umunguya ang mga kuneho kahit na mukhang hindi nila ito ginagawa. Ngunit wala silang hati sa paa. Ang mga baka ay ngumunguya at mayroon ding hati sa paa. Ano ba ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin ay kailangan nating patuloy na nguyain ang salita ng Diyos. Nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, araw-araw nagbubulay-bulay, araw at gabi sa kanyang kautosan. Ang panguya sa salita ng Diyos at ang buhay na hiwalay sa sanlibutan. Hindi ito nangangahulugan na bawal tayong kumain ng baboy ngayon. Ang pwede at hindi pwedeng kainin sa lumang tipan ay isinulat upang ipaliwanag ang banal na buhay sa panahon ng bagong tipan. Sa panahon ng bagong tipan, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat. Pwede tayong kumain kung ito ay mabuti para sa ating kalusugan. Kaya ito ay tungkol sa mga espiritual na bagay. Hindi ito tungkol sa kung anong karne ang dapat o hindi dapat kainin. Ang ating buhay ay dapat nang humunguya sa salita ng Diyos at nakahiwalay sa sanlibutan. Napaka-importante ng buhay na nakahiwalay sa sanlibutan. Yamang banalang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Dapat tayong mamuhay ng maingat, hindi nagsasalita ng masama, hindi nakikipagtsismisan, hindi naninisi at hindi gumagawa ng mga maling bagay. Tingnan natin sa Unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2. Verse 11. Unang Pedro chapter 2 verse 11. Basahin po natin. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mga minamahal, tinawag ni Pablo ang mga ligtas na Kristiyano, mga minamahal. Ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Ang mga ligtas na Kristiyano ay mga dayuhan. Tayo mga pansamantalang naglalakbay sa mundong ito. I'm just a stranger, my house is beyond that sky. Mayroong awit at himno na ganito. Tinatawag tayo ng mga anghel na umuwi na kaagad. Tayo ay estranghero. Tayo ay dayuhan. Tayo ay dumaraan lamang naman nalakbay. Minsan pwede tayong matulog sa mamahaling hotel at minsan ay sa isang mahirap na lugar. Maraming kahirapan ang mga dayuhang naglalakbay, di ba? Ngunit tayo ay hindi naliligaw. Mayroon tayong bayan na uuwian. Mayroon tayong tahanan, patutunguhan. Kaya nga ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Nagkaroon tayo ng dalawang pagkatao pagkatapos maligtas. Sa Roma chapter 7, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ako ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi. Ano ito? Ito ang dating pagkatao na nakikipaglaban sa kautusan ng ating pag-iisip. Kaya sa Galatia chapter 5, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Ang mga ito ay laban sa isa't isa. Ang banal na Espiritu ay nasa loob natin. Nais niyang sumunod sa salita ng Diyos at kinapupuutan niya ang hindi pa nababagong dating pagkatao. Subalit, mayroon din tayong laman na hindi nasisiyahan sa mga kahirapan. Iniibig nito ang mga bagay sa sanlibutan at kasiyahan ng laman sa halip na pagpapala ng Diyos. Kaya't sila'y naglalaban sa isa't isa. Ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman. Sa English, ang salitang ginamit ay against.
Ibig sabihin ay naglalaban, mayroong labanan. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Ipagpalagay nating mayroong daga at ibon at nakatali ang kanilang mga paa sa isa't isa. Susubukan ang ibon na lumipad samantalang magsisikap ang daga na pumasok sa lungga. Alin sa kanila ang mananalo? Siyempre, ang mas malakas. Siyempre, ang mas malakas. Depende sa kung anong klase ng ibon. Paano kung ito'y agila? Lilipad ito ng mataas kahit na may nakasabit pa sa kanyang malaking daga, di ba? Pero kung ito'y isang maliit na ibong may sakit, dadalhin ito ng daga sa lungga at kakainin. Kung ang panloob na pagkatao natin ay malakas, matatalo natin ang ating laban. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Dapat nating supilin ang ating katawan tungo sa pagkaalipin. Ang laman ay nagnanasa laban sa spirito at ang spirito laban sa laman. Sila'y naglalaban sa isa't isa. Dapat tayong manalo laban sa pagnanasa ng laman. Sa Roma chapter 7, mayroong paglalaban at ang spirito ay natalo. Kaya kahabag-habag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito ng kamatayan? Inihayag dito ang kalungkutan ng spirito sapagkat sumusunod siya sa laman. Ngunit kung tayo ay puno ng salita ng Diyos at ng banal na spirito, kung gayon, matatalo natin ang ating laman. Matatalo natin ang ating laman kung tayo ay puno ng salita ng Diyos at napupuspos ng banal na spirito. Umiwas sa mga pagnanasa ng laman. Sa Galatia chapter 5, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Ang mga ligtas ay nakay Kristo Jesus. Sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ikaw, tao ng Diyos. Ang ligtas ay tao ng Diyos, tao ni Kristo. Napakagandang pangalan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Noong namatay ang Panginoon sa krus, hindi lang niya kinuha ang aking kasalanan. Ipinako din niya ang katawan ko sa krus. Kaya sa Galatia chapter 2, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Nang ipako si Jesus, sinabi ng mga tao sa baba, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka. Bakit ka mamamatay na parang mangmang? Kung ikaw ay bababa, maniniwala kami sa iyo. Hindi ba ito kayang gawin ni Jesus? Siya ay nakapako sa krus at kaya niyang tumalon pababa, di ba? Kung magkagayon, silang lahat ay magpapatira pa at magsasabi, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ngunit, kung ganun, paano mangyayari ang gawain ng kaligtasan? Namatay si Jesus sa krus hindi dahil sa wala siyang kapangyarihan. Gaano ba karaming kahirapan ang dinanas ni Pablo? Siya'y nanindigan sa mga kahirapan upang maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na madaig ang makamundong pagnanasa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at banal na spirito. Kaya nga, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pagnanasa at kahalayan nito. Namatay na tayo kasama ng Panginoon. Noong namatay ang Panginoon, namatay na ako kasama ang Panginoon. Lahat ng mga kasalanan at paghuhukom ay natapos na doon. Pagkatapos maligtas, tumingin ulit ako sa krus at naisip ko, patay na ako. Hindi lang kasalanan ang namatay, namatay na rin ako. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang aking sariling pagnanasa, kalooban, pag-iisip, plano at pananaw ay namatay na doon sa krus. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang mga ligtas, nang mabautismohan sa ilalim ng tubig, ay namatay at inilibing. Pag-ahon sa tubig, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin, ang Panginoon na nasa loob ko ang nagmamay-ari ng aking buhay. Hindi na ako ang nagmamay-ari nito. Napalitan na. Sinabi ni Jesus, bakit tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon? Hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko.
Ang salitang Panginoon ay hari sa Chinese character. Ibig sabihin ng salitang Panginoon ay inilalagay natin bilang ulo. Kaya palagi nating pinaglilingkuran si Jesus, siya ang ulo natin. Kapag tinatawag nating Panginoon si Jesus, ibig sabihin siya ang Panginoon ng buhay natin. Maging kami man ay mabuhay o mamatay, gawin mo ang iyong nais. Kung tinatawag natin siyang Panginoon sa bibig, ngunit kung hindi naman tayo sumusunod sa kanyang salita, tayo ay sinungaling. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang mga naligtas ayon sa kalooban ng Ama ay gagawin ang kalooban ng Ama. Kaya upang mabuhay tayo na hiwalay sa sanlibutan, ang mahalagang bagay ay maniwala na ang Panginoon ay nasa loob natin. Sinabi ni Jesus, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Sa araw na iyon, sa araw na ako'y naligtas, hinugasan ng Panginoon ang lahat ng aking mga kasalanan, naging anak ako ng Diyos. At ano pa? Nang atin itong maunawaan at manampalataya tayo sa biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu ay pumasok sa atin. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. Ang nagpaunawa sa atin sa biyayang ito ay ang banal na Espiritu. Kaya sa unang Korinto chapter 2, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ang pagkaunawa at pananampalataya sa biyaya ng Diyos ay gawa ng banal na Espiritu. May ilang tao na hindi sumasampalataya kahit na sumasakit na ang kanilang tainga kakapakinig sa Ebanghelyo. Kakaiba, ang hindi paniniwala ay isang himala. Paanong hindi siya makapaniwala? Gayunman, nakinig tayo na may pusong nagnanais. Gusto nating maligtas, naunawaan natin na tayo ay makasalanang pupunta sa impyerno at naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at sumampalataya tayo sa kapatawaran ng kasalanan. Tayo sumampalataya na ang ating mga kasalanan ay nahugasan na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ang tumulong sa atin upang paniwalaan ito. Hindi lamang niya tayo pinapaniwala, kundi ang banal na Espiritu din ay nasa atin mula ng oras na iyon. Ang Panginoon na naghugas sa aking mga kasalanan ay nasa akin. Sa araw na iyon, malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at ako'y nasa inyo. Kapag ang bakal ay inilagay sa apoy, ito'y nagiging pula, di ba? Kapag ang apoy ay pumasok sa metal, ang apoy at metal ay nagiging isa. Sa unang Korinto, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu kasama niya. Ang Panginoon at ang aking espiritu ay naging isa. Hindi na mapaghihiwalay. Kapag ang apoy at metal ay naging isa, ito ay nagiging pula. Apoy ba ito o bakal? Bakal ba ito o apoy? Ito ay nag-aapoy na bakal. Kapag tumama ito sa isang bagay, masusunog yon. Ang bakal at ang apoy ay naging isa. Ako at ang Panginoon ay naging isa. At kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ito'y napakahiwaga. Walang paraan upang maipaliwanag ito. Sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Kristiyano. Ibig sabihin, tao kung saan nabubuhay si Kristo. Tao ni Kristo. Si Kristo ay nasa akin. Subalit kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Hindi natin basta-basta dapat na tinatawag na Kristiyano sino mang naniniwala kay Kristo. Sinasabi nila na si Miss Kim ay Kristiyano, si Miss Park ay Kristiyano. Dahil ba sa pumupunta sila sa church tuwing Linggo ay Kristiyano na sila? Hindi po. Sino mang hindi ipinanganak na muli, sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi pwedeng maituring na Kristiyano. Sinabi sa ikalawang Korinto, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin nyo ang inyong sarili.
Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Dapat alamin natin, malibang kayo nabigo sa pagsubok. Hindi lang dapat pagpapatawad sa lahat ng kasalanan ang pinaniniwalaan natin. Dapat din nating paniwalaan na siya ay nasa akin. Kaya nga sa Efeso chapter 3, upang si Kristo ay manirahan sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, dapat nating paniwalaan na si Kristo ay nasa puso ko. Si Kristo ay tunay na nasa akin. Hindi ba nakakamanghang talata ito? Kaya nga sinasabi sa unang Korinto, hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang katawan ng Kristiyano ay templo. Bakit? Dahil ang Espiritu ay nasa akin. Ang banal na templo ay banal na tirahan. Sa katawang ito nakatira ang Panginoon. Ang aking katawan ay templo. Ngunit bakit sinasabi sa talata, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Bakit sila sinaway ng Diyos? Sapagkat nagkasala sila gamit ang kanilang katawan. Ang isang brother ay nagkasala ng pangangalunya, kaya sinaway siya ni Pablo. Kaninong katawan ba yan upang gamitin mo sa pagkakasala? Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo? Kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo'y binili na sa isang halaga. Luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ang Amang Diyos ang nagbigay ng katawang ito. Ito ay binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo at ang Espiritu ay nasa akin. Hindi ba nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, ang Trinity God, ang siyang namamahala sa katawang ito. Ito'y lubhang nakakamangha. Kaya hindi natin dapat pagmalupitan ng katawang ito. Kaya bago maligtas, akala natin ang katawang ito ay mula sa magulang natin. Totoong mga magulang na nagsilang sa atin. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, nalaman natin na ang Panginoon ang siyang gumawa ng ating katawan at binili niya ang ating katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ipinagkatiwala niya ang katawang ito sa atin. Binili niya ang aking katawan sa pamamagitan ng kanyang dugo at banal na Espiritu na nanahan sa akin. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang Trinity God, sila na ngayon ang namamahala sa aking katawan. Kaya huwag ninyong gawa ng masama ang inyong katawan. Ang inyong katawan ay banal na katawan. Alam niyo ba ito? Ito'y templo. Ang katawang ito ay mabubuhay lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang Panginoon ng aking buhay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ipinagmalaki niya ang pagiging lingkod ni Kristo Jesus. Ang salitang lingkod ay doulos sa Greek. Ibig sabihin ay alipin. Ang alipin ay binili sa isang halaga. Sila ay walang anumang sariling plano o kagustuhan. Kahit ang kanilang amo, ay pwede silang patayin. Ano ba ang ninanais ng alipin? Ano ba ang kanilang plano? Kapag inutusan sila ng kanilang amo, pwede ba nilang sabihin, Panginoon, ayoko pong gawin yan? Masasabi ba nila ito? Hindi! Kailangan nila itong gawin ng walang anumang kondisyon dahil sa sila ay lingkod na binili ng salapi ng kanilang amo. Gayunpaman, hindi tayo binili ng Diyos sa isang halaga para gawin ang mga hindi natin gustong gawin, kundi tayo ay mga malayang lingkod na kayang gawin ito ng may pusong nagagalak. Iniligtas ng Diyos ang isang makasalanang tulad ko na pupunta sa impyerno. Nagbayad siya ng malaking halaga, kaya ako ay lingkod ng Panginoon. Kaya Panginoon, ikaw ang aking ulo. Tinutulungan tayo ng Diyos na mabuhay para sa Kanya na may nagagalak na puso. Hindi tayo binili sa isang halaga para gawin ang mga bagay na kasuklam-suklam sa atin. Kaya nga sa inyong puso, pakabanilin ninyo si Kristo. Kapag ang Panginoon ay naging Panginoon ng ating puso at buhay, kapag siya ay naging Panginoon sa puso at buhay natin, tayo ay magiging banal. Wala tayong anumang pagpipilian, kundi ang magpakabanal, sapagkat ang Panginoon ang siyang nagahari sa atin. At sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad.
ang mga naniniwala na ang Diyos ay nasa kanya ay dapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kung gagawa ka ng isang bagay, huwag mong subukang gawin ito sa iyong sariling paraan. Sabihin mo sa kanya, "Panginoon, kung iyong luloobin, gagawin ko po ito. Hindi ko ito gagawin kung hindi ayon sa iyong kalooban. Gawin ninyo ang makapagpapasaya sa Panginoon at huwag gawin ang kanyang kinapuputan. Kung ano ang nais ng Panginoon, yun ang gawin mo. Kung ano ang ayaw ng Panginoon, kahit na gusto mo pang gawin, huwag mong gawin. Ang mabuhay at mamatay para sa kanya, hindi ba't ito ang nararapat? Ang Panginoon ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng aking buhay. Tayo ay nabubuhay sa mundo upang paglingkuran lamang ang Panginoon, upang luwalhatiin lamang siya. Di ba? Ngayong araw, nagpa siya akong tapusin ang sermon ng 12:30. Sa susunod ko na lamang sasabihin ang iba pang mga bagay na gusto kong sabihin. Kung ang Panginoon ay nasa puso natin, makakapamuhay tayo ng banal na buhay, buhay na hiwalay sa sanlibutan. Tayo ay dapat na mabuhay na gaya nito upang pagdating ng Panginoon, tumayo tayo sa harapan niya na walang anumang ikinahihiya. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, ang Panginoon ay nahabag sa amin na lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. At dahil sa kanyang pag-ibig sa amin, ang Panginoon ang tumanggap ng sumpa at kahatulan sa halip na kami. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na hinugasan ng Panginoon ang lahat naming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo at iniligtas kami ng walang anumang kondisyon. Ang aming mga katawan at kaluluwa ay sa iyo, Panginoon, sapagkat binili mo ito sa iyong sariling dugo. Sa natitira naming buhay, pakiusap, gabayan niyo po kami upang mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Panginoon na nasa langit. Gabayan at patnubayan po ninyo kami upang hindi kami magambala ng mga walang kabuluhang bagay ng mundo at hindi na muling sumunod sa pagnanasa ng aming laman, kundi mabuhay na lamang na binibigyang lugod ng Diyos sa kanyang kalooban. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus.